Hari lagi yan. Pasko yun, pre. Pasko yun. Antidoto ko iko, yung passion. Kasi Holy Week na. Mm. Diba? Ewan ko, kung sa ibang lugar, kung naririnig mo, yung kumakanta, diba? Ito kasi sila Ian, sila nag-host nung passion. So, very, kahit ganyan yan si Ian, dikit na dikit sa ano yan, sa ang ano kasi ngayon, diba? Mahal na araw. Yun, mahal na araw, Holy Week, diba? And pag Holy Week, mahal na araw, sa karamihan ng tao, ang implikasyon lang yan, bakasyon. Diba? Kasi, long weekend, tulad ngayon, long weekend, diba? 5 days, napakahaba. Pero sa iba, magle-let go ka ng isang bagay na mahalaga sa iyo. And sa karamihan sa atin, ano 'yun? Karne, di ba? Kung karne 'yan o kung kanin man 'yan, a form of penitence, di ba 'yun, Ian? Tama. Oh, tama. Ako nakikinig ako ng religion eh. Oh. Oh. Ano 'yung tawag sa yung paglisa ng mga ano? The Exodus. Yeah. Oh, ano. Alam ko 'yan, par 95 sa religion to. Pero anyway, 'yun nga. Karamihan sa atin, nag-iisda na lang. Tsaka nagugulay kapag Holy Week. And ano ba ang pinaka-accessible na isda? Hindi galunggo. Hindi tilapia. Kundi eto, pare. Yeah! Cream dory. Yan. Napakamura, napaka-accessible, tsaka napakadaling lutuin kasi filet na siya usually eh, no? Mm. Wala ka nang gagawin niya. Gusto mo, ngat-ngatin mo na lang yan, eh, di ba? Sobrang accessible niyan. Sa lahat ng groceries, meron niyan. Maraming iba't ibang brands. May mura, may mahal. Pero pagdating kasi sa quality-wise, alam mo yun, medyo ayaw ng tao to eh. Na at least sa mga nakilala kong nagre-restaurant, ayaw nila nagki-cream dory kasi siguro nga sobra accessible. And, ewan ko, baka na-desensitize na lang tayo. Pero sa totoo lang, decent na isda naman to. Mm. Diba? Okay naman yan. And ang lasa niya ay matabang. Wala siya masyadong karakter. Pero kasi we can use that to our advantage. Ano pa ba ang lasa matabang at walang karakter? Hindi ba tokwa? Tama. Oh. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, ang tokwa, pwede mo yung pasukan ng iba't ibang lasa kahit sa ang lasa mo, kahit sa ang flavor mo ilagay yan, babagay yun. Ganoon din ang cream dory. Kaya sa episode na to ng Ninong Rai, gagawa tayo ng cream dory 10 ways. Uy! Tuwan-tuwan na naman ang mga tao dito. Ang tagal na natin ng 10 ways, di ba? Last year pa. Kaya eto, cream dory 10 ways, saktong-sakto para sa ating Holy Week special. Kaya simulan na natin yun. Ang pinaka-basic na ginagawa sa cream dory ay kung tawagin sa mga buffet ay fish fillet. Di ba? Yan yung pre, no? Lalagyan lang ng breadcrumbs, ganyan. Basta piniprito na may balot. Diba? Mm. Gagawin din natin mamaya yun. Pero ngayon, magiprito tayo na may balot na cream dory. Pero ang gagawin natin ay beer battered. Diba? Napaka-basic lang nun. And since andun na rin lang tayo sa beer battered, ba't di pa natin gawing fish and chips? Diba, pare? So meron tayo ditong beer. Yan, walagay dyan. Mamaya ka sa akin. So gagawin natin butter yan. Napakadali lang ng butter na ito. So meron tayong beer dyan na lalagyan natin ng all-purpose flour. So lalagyan natin ng asin. Yan. Alam ko na hindi naman talaga cream dory ang ginagamit sa fish and chips. Alam ko codfish ata talaga ang ginagamit doon. Lagay lang ng lagay ng beer at harina hanggang makuha nyo lang yung consistency na parang pancake ba. Tapos tikman nyo, syempre lasang beer yan, pero ang hinahanap natin dito yung level ng alat. Maalat na beer. Tapos, eto na yung ano natin, isda natin. Ito ang cream dory na hinati ko lang sa gitna, di ba? Simplahan natin ang asin, paminta. Simplihan lang. The doctor is in, pare. Tuwad. Ay, bakit po si Doc? Ubo. Sa mga hindi po nakakagets noon, trabaho ka muna. YouTube kids ka muna. Hindi pa. Pero trabaho ka muna, pre. Tapos sa isang bowl, merong cornstarch. Pwede rin naman harina, pero... Ba't cornstarch? Trip ko eh. Bakit ba? Okay, yun. Anyway, ayan ha. Nakabread na siya. Ilalaglag ngayon natin dito sa ating beer butter. Kukunin natin gamit ang kamay na may gloves. Kapag tong kasi, may chance na mapunit. Na-experience ko na yan. Tapos ilalaglag natin. Panic ako. Napunit eh. Yeah. Pag medyo nag-brown na siya ng konti, katulad ni Rick, ayan! Napakaganda. Pwede yung may pa-brown, pero sa akin, okay na. Masyado mag-shrink yung ano natin eh. Yung isda natin eh, di ba? Ang maganda kasi dito, wala ka nilagay ng mga baking soda, baking powder. Yung talagang present na carbon dioxide lang dun sa ano, na carbonation dun sa beer. Ang nagpa-lobo sa kanya, di ba? Ito yung typical na fries. Hindi ko na pinakita yung proseso kasi masyado ahaba yung video. And meron naman tayong video para dito. Yeah. Search na lang Ninong Rai Fries. O kaya yeah. Ninong Fries, di ba? Panoorin niya yung ibang video namin kasi kailangan namin kumita. Tama. Makaka-copyright tayo. Tuloy ko na lang. Kaso baka makaka-copyright, ganda ng boses ko eh. Bukas na lang.
Anyway, eto na nga yung fries natin. Gusto nyo, bilhin na lang kayo fries sa labas, lahan mo siguro problema doon. Drain nyo lang ng konti yung mantika, pero kailangan natin yung surface oil niyan para dumikit yung mga pampalasa natin. Tulad ng asin. Ito garlic powder lang. Okay na lahat. Plating na tayo. Tapos yung ating piece. Wala, tatawa ka. Uy, ay, napakaganda. Tapos, hindi naman talaga ito nalagyan ng sauce. Di ba ang alam ko, malt vinegar rin nalagay nila eh. Di ba yung ketchup talaga eh. Wala, ano to, malt vinegar talaga nilalagay nila dito. Malt vinegar. Oo. Pero may nakita na ako mga nag-serve sa Pilipinas ng lemon. Lemon, pare, lemon. Wala kaming malt vinegar, pero meron kami ditong apple vinegar. Hindi siya apple cider vinegar, pero apple vinegar ko. Ano pinagkaiba ng dalawa? Hindi ko alam. Elma Circesi. Subukan natin. Yan, ganyan. Lagay lang natin yan dyan. Design ba? Sisa piga natin. Yan, at kompleto na ang ating peas and chips. Wala nang ibang kailangan gawin. Kundi Jerome, slow mo ka ng konting-konti lang, tapos tikman na natin. Yung fries, kahit wag na natin tikman, pero tikman na rin natin. Okay naman. Sarap dun. Ngayon, dito talaga tayo para sa ating isda. Kaya kita nyo, may angat-angat siya. Dahil nga dun sa carbonation niya. Sa beer. Tignan nga natin kung may lutong. Uy! Uy! Napakaganda. Ganda. Diba? Try nga natin na ano. Nagyan ng konting malt vinegar. Ng konting apple vinegar. Paiyakin natin ang lemon. Uy! Sorry. Uy! Nga. Sorry. Grabe yun ah. Hindi ka ba kumang mainit? Sabayan mo! Sarap, no? Diba, no? Hindi, tsaka, ang juicy niya, siguro kasi naprotektahan nung butter, yung paglabas nung ano, nung katas ng ano natin, na isda natin. Napakaganda nito, try nyo. Masarap to, sobrang okay nito. Hindi ganyan yung nasama sa mga... Ibang fish and chips? Talaga? Ay, malamang, eh, walang ketchup yan, eh. Masarap, okay to. Tagumpay ito. Tsaka napakadaling gawin. Napakadaling gawin. Ang bilis din. Napakabilis. One down. 9 to go. So, ayon sa aming clipboard, ang susunod ay... Hindi pa marunong magbasa. Pangit ng sulat talaga, anak ng talk. Wow. Pangit ang... Hindi akong ba yung sulat ni Rizal sa Noli Metangaro? Ah, hindi. Hindi. Pero kasi masama dun, sarili mo sulat niya, hindi mo maintindihan. Ako sulat ko pangit, pero naiintindihan ko, di ba? Pero yan, oh, ayon dito, black bean sauce pare. Cream dory in black bean sauce. Tausi. Ano na to? Very common na to na kombinasyong. Pero ano, para sa akin kasi, isa ito sa pinakatamad na ulam na pwede mong gawin. Yan natin ang oil of your choice, and my choice is oil. Chicken oil, pare. Bawal ang may paa. Oo nga. Ay, oo nga, oh. Eh, katas ng may paa yan. Oo, bawal yan. Bulit. Ito na lang, normal na mantika na lang. Wap, konti lang. Pinaghalong sibuyas at bawang na nakachop. Fermented black beans na napakaalat. So, tatanggalin natin yung sabaw muna. Ayaw na ayaw ni Alvin ito eh. Hate na hate ni Alvin ito eh. Lagyan na natin ng tausi na wala muna ang sabaw. Marami. Marami talaga kasi hindi naman, may alat yan pero hindi masyado. Ang alat talaga andito sa sabaw. Kung di kayo naniniwala. Tapos, naku, ayaw na ni Alvin ng tausi eh. Ayaw pa ni Alvin ang susunod na ingredient. Luya. Pare. So, pinaka-pino. Naku, Bin, mataas ka pa naman sa recitation. Mukhang matatawag ka mamaya. Naku, dahil pala ng luya ng natchap. Lagay natin lahat yan. Yan. Tapos lalagyan natin ng tubig. Just enough. Yeah. Yung iba kong kilala, hindi naglalagay nito. Pero ako, why not? Oo. Hindi kayo naglalagay nito. Pero masarap to. Oo. Oyster sauce, pare. Tapos eto, naku! Isang controversial na ingredient na naman, pare. Asukal. Kasi masyado savory eh. Masyado savory. Diba? Ba't nga naman hindi? Konti lang. Dami oh! Konti lang yun! Konti lang yun! Ba't pakita mo sa second cam, Jerome? Ang dami nun. Konti lang yun. Eto na yung cream dory natin. Konti ba to? Dagdagan ko pa, no? Dagdagan mo pa. Alin? Ako na tinig. Deboned na. Ano ito? Pinanganak na walang tinig? Ano ka, jellyfish? Imbis na kasi na ilalagay natin yung sabaw ng tause. Uy, paborito ni Alvin. Paminta. Ito baka medyo weird to, pero mantika. Bakit? Yan, konti lang, konti lang.
Tapos, cornstarch. Konti lang din. Tapos, haluin lang natin gamit ang ating kamay na may gloves. Yan. Ah, kaya ako siya nilagyan ng starch para kapag tumama siya dun sa tubig, hindi siya madurog, mag-solidify yung starch siya sa labas niya. Kaya iba, piniprito pa to. Pero, ito ay pinaka, isa sa pinakamadali, eh, di ba? Kung totoo siya, pwede mo na hindi gawin to, eh. Lagay mo na lang, eh, di ba? Lagay na natin dyan. Isa-isa para hindi magkadikit-dikit. Yan. Kapag nalagay nyo lang ganyan, pwede nyo ganyanin para lang maluto na yung starch nila sa labas. Kasi hindi na sila didikit sa iba. Tapos, paghahaluin nyo siya, konti-konti lang na ganyan. Ang maganda dito, tinan nyo, yung starch, medyo kumalas mula doon sa isda. Kaya hindi mo na kailangan palaputan mismo yung sauce. Diba? Konti-konting halo lang. Kasi mabilis lang naman maluto yan. Eh. Gentle-gentle lang. Siguro isi-simmer natin to on low for 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. After 5 minutes, kita nyo, hindi nadurog yung isda. Tapos lumapot na rin yung sauce natin. Pwede natin patayin yan. Tapos tagyan natin ng, isa pang paborito ni Alvin, kinchay. Ganda ng lapot, oh. Tsaka ang ganda ng ano natin, isda. Ito na nga eh, ito na nga eh. Toasted sesame seeds. Uy. Kung gusto nyo lang naman. Kasi why not, diba? And that's it. Kainin natin to, pare. Pero mag-slow mo ako muna, Jerome. Konting-konti lang. Isda lang naman ito. Tsaka sarasan talaga. Would you look at that? Zipelpek bite. Oh! Ang sarap, pre. Okay. Yung lasa ng tausi sauce, it varies eh, from household to household. Alam mo yun? Tsaka sauce lang naman yan. Madaling gumawa niyan. Pero, yung technique na yun, para mabigyan ng kakaibang texture yung isda, ay, talagang iba eh. Iba yung texture niya eh. Malambot, pero hindi naduduro. Hindi diba? Mo na pinirito eh, no? Hindi mo na pinirito. Mas madali pa siya. Mas menos hugasin, menos gas, menos ingredients, diba? Yan nga. Yan nga. Ano? Naglalaway na ako eh. Yeah, ito na. Naglalaway na ako. Sarap na. Sarap ba? Sarap. Oo. Kamusta? Kamusta yung isda? Lambot. Malambot pero hindi durog. Di ba? Yung timpla nung ano, kamusta? Sarap. Tama-tama eh. Tama-tama lang. Ito pa? Ito pa? Oh, isa pa. Ayan na oh. May wala pa, may wala pa. Uy. Okay na? Hindi na mas maloob mo? Sige, doon ka na. Alvin, ayaw mo nitong mga karamihan ang nandito eh. Pero tikman mo lang. Patang tita mo, parang bata, ayaw nung ulam, nagchichirya na lang. Oh. Kaya yung tatanungin kita. Ayaw mo ng tause, ayaw mo ng kinchay, ayaw mo ng luya. Pero pag nagsama-sama sila, okay naman siya. Okay naman? The many things when combined together and put together next to each other, then cook, love is very good. Yummy tausi. Mahaba pala nung quote. Mahaba yun. Oh. Pero okay to. Maganda yung technique. Napakadali, napakasarap. At doon na tayo sa pangatlo natin, pare. Fishball ang susunod nating gagawin. Na nagawa na natin to nung nakaraan, pero hindi ata cream dory ang ginamit natin. Cream dory ang gagamitin natin dito. So meron tayong cream dory dito na nakachop at ilalagay natin sa food processor. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang muna. Durog agad talaga. Set natin. Ah! Hindi pa masyado malagkit. Konti pa. Cornstarch, pare. Lagay tayo. Onion powder. Tapos, gusto ko sana maglagay ng black pepper, pero meron tayong white pepper dito. Tapos, karagdagang asin pa. Okay na siguro to. Ayan o. Diba tayong nakatayo na siya? Hindi na floppy. Ngayon, ang gagawin natin, para malaman natin kung tama na yung timpla natin, may kumukulong tubig tayo dito, lagay tayo ng konti. Sinta natin maluto, tikman natin, kapag okay na, proceed na tayo. Una sa lahat, mabubuo siya. Ito yung unang test, kung mabubuo ba siya, ilulutuin muna natin. Kasi kung hindi, i-adjust pa natin. Pangalawa is yung lasa. Ang init. Konting alat pa. Konting adjust pa. Pero after nito, good sa tayo. Ngayon, ang pinakamahirap sa paggawa ng... Mawawalan pa tayo ng content. Yung pinakamahirap pag nawalan tayo ng content. Pero ang pinakamahirap dito is yung pagpaporma sa kanya ng balls talaga. Diba? Medyo mahirap yun. Mantika.
Antikaan natin yung gloves na. Ay, grabe. Grabe. Buhat tayo ng konti. Natin kung mabobola ba natin yan. Tapos ilagay natin dito sa mukulong tubig. Eto, luto na yung ating fishbowl. Nakita nyo, lumabo talaga siya. Big boy na siya. Pero kailangan pa nating pirtuhin to. So, tanggalin muna natin siya sa water. Yan. So, kupainin tayo mantika. Tapos gumawa na rin kami ng fishbowl sauce dito. Hindi ko na pinakita kung paano. Eh, fishbowl sauce na naman nyo. Kung gusto nyo manaw, paano, panoorin nyo. Sa iba namin vlog. Search nyo, Ninong Fishbowl. I need a fishbowl. I need a fishbowl. Kita hanggang sa huli. Anyway, mainit na mantika natin na tayo magpiprito na. Border South. Fishball! Ang fishball ko, ang lalaki. Oh. Oh, hindi, may fishball ko, pre. Fishball ka, Pogi. Fishball ka? Sige. Fishball ka. Pero iimpis yan. Tira mo. Fishball! Di ba? Nahihirapan yung stick. Pero bago ko tikman to, Jerome, sumama ko muna konting-konti lang. Ang tika laman yan. Hindi, kaya mo yan, pero. Pero masarap siya. Masarap siya. Oh, anong hinahanap mo? Nakampe? Konti lang. Diba? Okay, texture wise medyo ano siya, malambot ng konti. Malambot siya ng konti. Konti himas pa pero hindi. Pero tinan mo 'to, pre, tinan mo. 'Di ba yung fishball natin flat? Hindi legit. Yun 'yun, no? Oh, iimpis siya. Ganun 'yun, 'di ba? So pwede niyo pang airfine 'to, pero that's basically the idea. Dudurugin niyo siya tapos actually, oo. Tama, 'di ba? Tsaka maganda 'to pag ano nakababad pa sa tubig. Ang laki-laki. Pagdating sa plato, anak niya wala na maliit. Wow, ang laki na ulam! Wala na, di ba? Anyway, masarap to. Tagumpay to. Doon tayo sa next natin. Next na gagawin natin ay inspired sa... Isa sa paborito kong sandwiches nung bata ako. Ito yung sandwich na sinusuhol sa akin ni Mama para makapagsimba kami sa Concepcion. Kasi meron dong isang fast food na nagsiserve ng fish fillet burger. Gagawa tayo ngayon ng fish burger para inspired doon sa isang kainan na yan, di ba? So, ito yung cream dory natin. Yung gagamitin natin cream dory dito is yung top side, pare. Salt, pepper, garlic powder. Tapos, i-bread lang natin to. So, ito na, paparte na tayo ng breading station. Tutuyuin natin yan. Lalagay natin sa harina. Kasi ang tuyo, kakapit sa basa. Tama. Kakapit sa tuyo. Ngayon, isda, may harina. Tuyo. Tuyo. Babasain natin. Lalagay natin dito sa binating itlog na merong konting tubig. Tapos, basa. Lalagay natin sa tuyo. Lalagay natin dito sa breadcrumbs. Yan. Yun yung idea nun kung bakit siya may ganong stages. Kasi ang tuyo, kakapit sa basa. Pwede nyo pang i-double coat yan kung gusto nyo. Pero ako, ayoko. Double coat. Tapos yung itlog, basa. Basa. Nalagyan natin sa tuyo. Nino, Holy Week, ano yan, bawal itlog. So, pwede bang tubig lang? Pwede naman. Pwede naman yun. Pwede naman. Pero, wala, yan eh. Nagawaan eh. Nagawaan eh, di ba? Tubig corn starch, no? Wala pa naman pa. Bagay, pwede. Tama, tama. Ilagay na natin ito dito sa ating mainit na mantika. Bago pa magkapaayan. Yan. Tapos hintayin lang natin magmaprito hanggang siya ay maging GBD, golden brown and delicious. Yan! Uy! GBD, golden brown and delicious, di ba? Ito na yung isda component natin. Uy! Ha, makate. So, gawin na natin burger to, pare. Pwede nyo ito sa yung tunapay, pero pwede rin namang hindi. Ito rin ang gagawin ko. Gagawa tayo nung pinaka-sauce niya. Ito yung ano, mapikels. So, meron tayo ditong... Yan, pickles. Ano to? Filipino pickles sa toy matamis. Lagyan lang natin ng bajonas. Konti lang. Uy, syempre. Ladies' choice. Mas konting tapamins lang. Nagtatalo kami kung meron bang cheese yon.
Pagkakaalala ko meron, sabi nila wala. Eh, mas marami wala sila. Wala talaga eh. Marami sila. So, paniniwala ko sa inyo. Actually, isa lang yun eh. Pero again, gagawin nating dalawa. Kasi matakaw tayo eh. Kasi eto, sure wala. Sure ako wala talaga. Oh, wala. Pero lagyan na lang din natin. Ay! So, lagyan na rin natin to sa taas. Kasi hindi siya tostado. That's it, pare. Eto na, ang ating ridiculous fish sandwich. Pero, sige, tingnan natin to. Pero dyan, slow mo. Slow mo muna ng konti. Alam mo yung mga madalas na sinaserve sa buffet? Hindi. Yung fish fillet with white sauce. Parang ganito yun eh. Parang ganito yun, pero ginawa lang natin sandwich. Eh, balita ko, mahilig ka sa sandwich. nanginginig. Tama yun, tama. Di ba? Di ba? Okay siya eh, kasi classic combination naman na yun eh, yung mayonnaise sa pritong isda. So nilagay lang natin in sandwich form. Wala lang ketchup. Pero okay ah. Kunyari, mag-let go kayo ng karne, tapos ito yung kakainin. Sobrang indulgent pa rin ito eh, di ba? Maiba man lang, di ba? Try yun to, mga inaanak. Hindi, hindi ganun yun eh. Na-conscious tuloy, na-conscious. Kaya mo suma? Kaya sa next natin. Ang next na gagawin natin ngayon ay isa sa basic rin na pwede mong isipin, pwede mong gawin sa kahit anong protina ba, at yun ay Shanghai. Gagawa tayo ng fish Shanghai. Ang kaso, sa fish Shanghai, madalas ang ginagamit dito ay galunggong o kaya tulingan. Kapag natira yung tulingan na ginataan, ginagawa siyang Shanghai. Pwede naman yun, di ba? Dito, cream doring ang gagamitin natin. So, ito yung cream doring natin. Chinap ko na lang maliliit kasi meron yung fibrous material. May blahi-blahi yan eh. Alam mo yun? Tapos medyo chewy siya ng konti. So, hiniwa ko siya ng maliliit. Tapos meron tayo ditong gulay, spring onions, kinchay, carrots, bawang, tsaka sa ilalim, sibuyas, pare. So, pagsamahin natin yung dalawa. Paminta. Asin. From free throw line. Body slide. Yun! LeBron! Parang gawin yung ganyan. Pinidemo yan. Ang yabang mo naman, Alvin. Tapos lamutakin lang natin to. Gusto natin medyo madurog ng konti. Kanina, nung pinag-uusapan namin ni Alvin, or kagabi ba yun, nisip ko kung lalagyan ko ba to ng cornstarch para lang siguradong mabuo. Pero, tingnan natin. Kasi, hindi kasi yun, pre. Kasi, eto, cream dory matubig talaga. Yung cornstarch, bukod sa pamabuo, mag-i-absorb niya yung excess moisture para hindi masyadong kumatas. Ako talaga, kapag nagbabalot, sanay ako dun sa palengke. Palengke na ano. Pero recently kasi, nasubukan ko to. And maganda yung resulta niya. And honestly, ang pinakamatagal kasi sa pag-Shanghai is yung paghihimay nung ano, nung wrappers. Eh, ito medyo mas madaling himayin ng konti, di ba? Di ba? Mas madali siya. Mas matibay siya ng konti. Oo, napupunit kasi yon. So, hindi imposible gumamit nun. Ako, for the longest time, talaga gamit ko eh. Pero, ba't hindi natin expand ang ating horizons, di ba? Miss Baranda, kita mo yung English ko? Bilagsak mo ako. So, dito, di ba usually pa nagsasanghay ako, may pandikit. Eto, try natin tubig lang. Uha tayo. Ano ba kasi, generous Shanghai o yung Shanghai ng birthday ng kapitbahay yung bad trip sa inyo? Siyempre, generous Shanghai. Balot natin ganyan. Tapos, skipan natin. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, isa pa. Sarili na talaga. Diba? Tapos, tiklop natin ang paganire. Na merong konting angulong paganyan. Isa pa dito. Tapos, pihitin mong ganyan. Ayan. Konti pa. Higpitan. Ayan. Every step of the way. Tapos, try natin kung kaya niya ba yung tubig lang. Kaya naman, di ba? So, nakita niyo na yan. Kung di niyo nakita, rewind niyo na lang. Balot ko muna lahat to. Salang na natin to. Boom, ganyan na. Hindi, okay lang yan. Sige. Tsaka mas, ano to, sa experience ko, mas kaya nitong tumanggap ng mga basang ingredients. Parang ganun. Hindi siya napupunit agad. Ganito po kami kumuha ng biro. Game. Yon. Yon? Okay.
So, hintayin na natin maluto ito. Lumayas ka dyan. Toko ato. Nagtatampo pa. Ngayon ba talaga? Pag 38 na? Shit. 34 na ako next month. Anong next month? This month? Gago, this month pala. Lag mo na nga yan. Nalunungkot ako. Uy! Uy! Ang ganda, oh. Ayan na pre, oh. Ayan, oh. Like, medyo... Ayan, kita mo. Nagjujutukan siya dito. Diba? Kasi hilaw nga yung nilagay natin. Tapos may steam na nabubuo na kailangan lumabas. Pero kung titira mo, generally, makinis pa rin siya. Diba? Kumpara mo dun sa pag-normal tayong gumagawa. Maganda yung pagka-perito. Tsaka ang ganda rin itsura niya. Diba? Tsaka... Sa experience ko, mas malutong to, pre. Mas mahina siyang umabsorb ng tubig. Hindi siya lumalabas agad. Pero anyway, bago ko tikman to, Jerome, slow mo ka muna konti lang. Suka, sabi ko, gusto ko suka. Sabi ni Alvin, gusto niya, sa gulay lang daw yon. Sabi... Mali ako. Sabi naman ito, isa sweet chili daw. Pwede na yun, sweet chili. Sweet chili naman talaga. Pero ketchup talaga yung nangunguha. Yes, sweet chili talaga. Kasi, isda kasi to, kaya suka. Yun sana ang ano ko. Saan kasi yan? Ah, bahala na. Tikman na lang natin to. Aaway-aaway pa kayo eh. Mm. Uy! Huh? Uy! Ano, init na. Uy! Suka pa rin mga ulol. Bukha ng suka. Pangalawa. Kasi lumpia, Shanghai yan. Ibang lumpia. Lumpia ng Shanghai ang tawag dito, pare. Ha? Tigil-tigilan mo ako. Ang ganda ng texture play. Alam naman natin na ang cream dory ay hindi flaky. Mm-hmm. Hindi ano siya. Parang malambot na isda. Malabsang isda. Ngayon, kaya masarap siyang i-breadcrumbs tulad ng ginawa kanina kasi nabibigyan ng varying textures. And dito rin. Kapag ginawa niya, tinan mo, pre. Yan o. Kapag to ginawa niyo, hindi ito magiging parang Shanghai na galunggong or Shanghai na tulingan kung saan ramdam-ramdam yung flakiness ng isda. Hindi. Hindi ganon. Iba siya eh. Malambot siya, tapos malutong yung labas, lalo kapag ito yung ginamit natin. So, masarap siya. Pero tulad sa sinabi ko kanina, suka pa rin mga ulol. Diba? Di ko wala nang laman sa dulo. Oh, marami pa laman yan. Marami pa yan. Ba't tumatalikod ka? Ano ba ito? Patingin ako. Aqua plus, baka naman, di ba? Di ba malambot yung isda? Pero hindi siya mashy siya, pero okay lang kasi... Malasan niya yung sa ano? Yung sa food court ng... Yung balls. Add balls? Oo, parang ganun. Add balls? Talaga? Di ba? May ganun lasa. May nakuha akong ganun lasa. Hindi ko na alam lasa ng add balls, pero masarap nga yun. Yung speed balls sa... food court dati. Yeah. Yung orange, yung ano. Alam ko yun. Pero, anong tingin mo dito? Pasado to? Okay to. Maganda siya actually. Sobrang okay niya. Ayan o. Malamigin nyo lang po muna. Yun, tama yun. Ayan o. Tsaka ano, para sa akin, ang ganda ng maraming gulay. Diba no? Kasi yung cream dory itself, medyo aminin natin, bland yung lasa niya. And makakatulog yung gulay sa pagbibigay ng lasa sa kanya. Balong ba ko brown? Anyway, doon tayo sa next natin, pare, pero ito, panalo to, try nyo to. Spicy, basil, cream, dory. Na ano to, inspired to sa isang dish na natikman namin sa isang somewhere. Basta... Isang somewhere. Basta ano lang siya, yung natikman namin chicken, tapos may pritong basil and may spices. Itlog na ilalagay natin sa cream dory na may salt and pepper. Diba? Yan. Tapos, dito, meron tayong... pinaghalong corn starch at harina na gamit ang aking tuyong kamay. Haluin ko. Tapos ilalagay natin to dito habang tinatabunan natin ng itlog. Ng harina pala. Gusto natin siya makot pero hindi sila magkadikit-dikit. Kaya ganun. Okay. Ngayon, after natin mailagay to dito, makot natin at ma-make sure natin na hindi sila dikit-dikit, iiwan natin to dito for not more than 10 minutes. Pero kailangan muna nating ibabad talaga. Gusto natin na yung tulad ng technique na ginagawa natin sa fried chicken, pre. Na dahil nga may asin na yung isda natin, magpo-pull out ng moisture. At kapag nag-pull out ng moisture, yung harina sa labas ng isda ay maabsorb at magki-cake doon sa labas ng isda. Para lang mas makapal yung coating natin. Basically, i-rest natin siya sa harina, di ba? Sisimulan na natin painitin yung mantika natin. Habang pinapainit natin yung mantika, gumawa tayo ng spice rub, pare. Hindi naman natin talaga siya irarub, pero para tong seasoning mix, kasi, di ba yung iba, sinasarsan, di ba? Ngayon tayo, gagawa tayo ng panimpla sa labas na dry. At ang base nun ay, syempre, asin. So, tayo ng konting asin.
Just like that. Paprika, smoked paprika, syempre. Garlic powder muna. Mustard powder. Old Bay, pare. Lagay tayo ng lolo ni Old Bay. Just konting asuka lang. Tapos, ang kahit anong spice, balak talaga namin cayenne pepper sana. Kaso wala kaming nabili. So, ito na lang gagamitin namin. Korean chili flakes. Yung ginagamit sa kimchi. Ay, parang cereal pala to. May bonus, oh. may servings po ng pucha. Matagal na hinahanap to, ha? Bago pala ako mag-prito, Alvin, paabot naman sa atin nung hardin natin. Kailangan kasi natin ng basil, diba? Eh, gusto namin, fresh na fresh ang ingredients. Yeah. Wow. Wala na masasariwa pa dyan. May abono pa yan. So mag-prito na tayo. Isa-isa nating ilaglag. Plok-plok. Actually, may mas madaling paraan dito. Yung ginagawa namin sa resto. Lagay nyo sa strainer. Lagay nyo ulit sa ilalim. Tapos, tsaka nyo i-Joey. Tapos, pwede nyo ibuhos lahat to, pero wag. Dito lang, mas madali lang siyang piliin. Parang ganon. Konting tulak lang, para lang ma-make sure na di sila magkakadikit. Galing sa hardin niya, pre. Lalagay natin direkta dyan. Lagay natin dyan. Agad-agad maamoy nyo yung bango. At luto na nga siya. Ay, napakaganda, oh. Diba? Mas lagay natin dito. Ayan. Medyo ganyan lang natin para yung excess na mantika mapunta sa tissue. Tapos, yung spice mix na ginawa natin, ibuhos mo dyan. Ayan. Ang maganda kasi dito, tiran nyo. Dahil nga may ganyan-ganon siya, pero tira mo. Yung may lukot-lukot na ganyan, papasok ngayon dyan yung spice mix natin. Simple. Hindi ka na magtayo ng isa pang challenge eh. Ano? Ay, that's correct. Di ba? Di yung all this? Yeah. The fish that was fried with basil and spices. Lapit mo, Teacher Ryan. Miss Baranda, baka naman. Harta masama pa rin loob ko na. Cut mo na nga yan. Tapos loob mo ka dyan. Tapos sigma na natin. Usually talaga yung mga gantong push play. Ganun yan sa buffet. Push play. Hindi na siya malutong talaga. Kasi ang taas ng water content ng ano, ng creme d'ori, na nasi-steam lang siya mula sa loob. Diba? Hindi po peki yan. Sarap, pare. Ibang klase. Okay. Yung lutong niya secondary na lang yun. Aminin natin. Yung paglalagay ng harina sa kanya, para talaga yun magkaroon siya ng singit-singit, kulukulubot, para siksikan nung spice mix natin. Kasi kung hindi, parang ano lang yan. Ano yung pag bumili kayo ng french fries, tapos lahat ng asin nasa ilalim lang. Parang ganun lang yun. Babagsak lang lahat yun. Eto, dahil nga may kulot-kulot siya, mas na natatrap dun yung mixture natin, di ba? Ganun yun, oo. Ngayon, halika dito. Subo mo. Kaya mo. Subo mo agad yung basil. Parang Eskimo. I wanna be an Eskimo. Eskimo. I wanna be an Eskimo. Eskimo. Okay, anong masarap? Lahat masarap. Yung sagot hindi nasasarapan eh. Masarap. Pero ano? Masarap yung Spice mix. Ang init lang talaga. Mainit lang talaga. Kaya masarap. I wanna be an Eskimo. And then, doon na tayo sa next dish natin, pare. Ang gagawin natin ngayon ay exploded cream dory. Or pinaputok na cream dory. Kung makikita nyo, meron kaming nakaset up dito na napakagandang custom. Whoa! Na ayawan. Tinan mo naman yan, di ba? You know right, 2023. Ano to? Regalo sa amin to ng CIFCO. CIFCO. Kung sino sila, makikita niyo yan sa mga susunod na vlog namin. Bumisita kami sa isang cast iron factory. Matutuwa kayo dito, di ba? So, yun. Kuha tayo ng aluminum powel. Dalawa na isa lang natin para marami tayong makain. Yan. Tapos, yan. Parchment paper dito. Tapos, yan. Cream dory ilagay natin dyan. Tsaka dito. Pero nakalimutan ko, may ilalagay pala muna tayo sa ilalim nito. Tanglad. Tangle daw. Bawang, yan, na nakapipi. Ngayon natin dyan. Luya. Yan. Kaya sila nasa ilalim. Kasi ang heat source natin ay nasa ilalim. So kapag naluto sila, yung steam nila, papasok yung salaman. Sili verde, lagyan lang natin dyan. Yan, sibuya sa taas. Tapos kamatis.
Dapat sana maglalagay ako naka-slice na lemon dito, pero masyado na masikip. So, pigaan na lang natin. Patis, pwede, patis. Since bawal tayo mag-chicken oil, aceite di oliva. So, walang paa yan. Oh, walang paa to. Ayan natin dyan. Uy. Tapos, isasara na natin. Huwag muna! Isasara muna dito sa taas. Desimerolyo. Siguro ano, gusto ko pa maglagay ng isa pang layer ng foil. Hindi na, may parchment naman eh. May parchment naman eh, di ba? Mas maganda talaga na ano, maganda yung pagkakasara nyo. Para lahat ng lasa at aroma mananatili sa loob at wala silang choice kundi kumapit sa isda. Tama. Diba? And that's it. Luto na. Hindi pa pala luto. Pero yan na siya. Hintayin na lang natin maluto. Kukulu-kulu yan. And yun, tayo na lang natin. Oy! Sarap, par. Sarap. Fresh yung lasa. Mm. Tapos yung texture niya, parang hindi cream dory. Oh, iba, okay. Iba yung texture niya. Kain mo buo? Pero sa tayo ka naman siya. Doon ka na nga. Hindi, pero ito, legit. Ang naano ko dito ay, pwede naman pala magpinaputok nung walang tinik. Oh. Alam mo yan, di ba? At hindi mo kailangan ng mamahaling isda. Usually kasi mga ginagato, mga premium na isda. Mm. Di ba? Apparently, pwede mo pa siyang... Ang maganda dito, ang dali. Sobrang dali. Plus, kahit wala kayong ihawan, pwede niyong gawin to sa pan lang. Same yun eh, kasi hindi naman papasok yung lasa nung uling kasi balut na balut siya. Di ba? Pwede niyo siyang ilagay lang sa pan. Parang ang un papillot, pare yung sinasabi ko kanina. Pero may foil. Pupunta tayo dun sa next dish natin. Baked cream dory. Basically, ipa-pattern lang natin to dun sa madalas na natin ginagawa sa channel na to na baked bangus. Yung simpleng-simpleng mayonnaise lang. Tsaka keso. Paborito ni Ian yun. Siyempre. Lahat naman, paborito mo eh. Siyempre. Pero, ang pinagkaiba nila, sa palagay ko ay mas matubig ang cream dory kaysa sa bangus, di ba? So, kailangan muna natin tanggal ang tubig kasi kapag hindi, pag naluto yun, eh magsasabaw-sabaw yun. And tama. That is not desirable. So, ngayon, ang gagawin natin para matanggal natin yung excess sa tubig, baka counterintuitive to, pero lulutuin natin sa tubig. Yun yun. Ang ipapupul natin ng moisture sa kanya ay asin at heat. Diba? So may kumukulo tayong tubig dito, lalagyan natin ang asin. Tapos, saka natin ilalagay ang ating cream dory. Kailangan lang natin itong lutuin ng konti. Basta mag-firm up na siya. Kasi at least yung pagkakatas niya, dito na magaganap sa pan na to, diba? Siguro lutuin lang natin for less than 5 minutes. Bago kumulo, palagay ko, okay na to. So tanggalin natin yung excess liquid, or lahat ng liquid rather. Tapos patuluin lang natin to for maybe another 5 minutes. Eh, medyo tuyo na siya, diba? Kasi kung mapapansin nyo, nag-shrink talaga siya. Diba? Ay nag-firm up siya. So, ibig sabihin nun, talagang may natanggal na moisture sa kanya, diba? Sabi ni Alvin kanina, hindi ba buo? Mas maganda sana talaga kung buo. Kaso, kung pinuchoy naman siya ng buo, magka-curl up din siya. So, baka hindi rin siya flat. Oo, magagano'n siya, diba? So, meron ako dito yung tray na meron nakalay na parchment paper para lang sure na hindi masunog. Kalat lang natin. Garlic powder. Paminta. Lagyan na natin dito sa ating oven. Ah, ang oven natin, kung ang oven namin ay merong heating element sa taas at baba. So, sinet ko to sa 200 sa baba at 200 sa taas. Maganda na may ganun para kung gusto mong magpalutong, gusto mong magpatusta, magpa-brown, magagawa mo. Ngayon, kung wala kayo nun, it's fine. Pwede naman kayong gumamit ng blowtorch. So, balikan natin ito mamaya. Luto na yan. Ngayon nga, pwede nang i-that's it yan eh. Pero, i-that's it. Eh, hintayin na lang natin matunaw yung keso, and that's it. Alam mo yung magandang bagay sa paglalagay ng... Eto na nga, sinasabi ko na nga, basher, ha? Sorry. Magandang bagay sa paglalagay ng mayonnaise sa mga gandong bagay. Nakakapag-introduce ka ng fat kasi mantika ang mayonnaise, eh. Mm-hmm. Diba? So, mas nananatili siyang moist, lalo na may keso tayo dito na... Ano rin, I think, mataas ang fat content, di ba? And titignan natin dito, ayun ah, tira mo, pre. Hindi masyado masabaw. Look at that, my boy. It's so dangerously hot, but it's so yummy, you're worth it.
Lalamay ako kasi natatakot din ako. Napakaganda kombinasyon. Narinig niyo yun? Hindi. Legit. Okay, ganito. Dalawa lang. Queso at mayonnaise. Bakit kanyo? Tanong niyo bakit. Bakit? Eh, yun yung majority na nilagay natin dito eh. Pag nagluluto tayo ng Big Bangos, anong nanasahan mo doon? Yun din. Mayonnaise at queso. Tapos, yung isda, in this case, cream dory, in that case, bangos, ay vessel lang nga para makonsume mo yung queso. Something to even it out. Kasi, kung hindi, eh, kung ayaw mo nun, sana kumagit ka na lang nung kaya, sausaw mo sa mayonnaise, kagatin mo yung queso, di ba? Pero, eto, nag-i-even out sila, di ba? Matabang yung cream dory, and rich yung queso at mayonnaise natin. This works, pare. Okay sa akin. Gumagana talaga siya. Nihipang ko lang. Nihipang ko lang eh. Di ba, no? Alam mo kung sino mapapakain ito? Sino? Mga batang katulad mo. Di ba? Mga hindi kumakain ng gulay. Yung mga, gets yun? Yung mga mahilig sa chicken nuggets. Yung mga gusto ng hotdog. Sige na, doon tayo sa next natin, pare. Fish curry, pare, ang gagawin natin ngayon. Pero, hindi ito yung typical na fish curry na gagamitin mo ng curry powder. Well, yes, yun yung gagamitin natin kasi gusto kong accessible para sa inyo. May gagawin tayong konting steps lang para magawa natin siyang brown curry, pare. Ngayon natin dito. Tapos, ito medyo delicate tong step na to. Gagawin natin siyang brown butter, pare. So, tutunawin natin siya. Tapos, yung milk solids na nasa kanya, ipababrown natin, pare. Dalawa kasi ang approach sa paggawa ng brown roux, nalaman ko. Kay Chef JP ko nalaman to, nalalaman niya ata sa ibang bansa. Either i-brown mo yung flour o i-brown mo yung butter. Pag binrown mo yung flour, nagkakaroon ng kakaibang natin flavor na medyo overpowering. Pero kapag binrown mo lang yung butter, medyo subtle siya, pero andun yung nuttiness na hinahanap natin, di ba? So brown lang natin ito saglit. Pag natunaw siya, medyo babaan na natin init hanggang mag-brown siya. Kita niyo, nagpa-brown na siya agad, oh. Di ba? Pwede natin lagyan ng harina. Yan. Inalagay na natin ito. Sibuyas, bawang, at kamatis. Yan ngayon ang magbababa ng temperature ng mixture natin. Filipino curry powder, pare. Yung nabibili lang sa palengke, di ba? Ngayon dyan. Kunti lang muna. Tapos, yung pagiging brown niya, hindi masyado magiging evident, magiging mas deeper lang yung color niya dahil maglalagay tayo ng coconut milk. I mean, deeper in the sense na hindi siya ganun katingkad na dilaw. Di ba matingkad na dilaw yung curry natin, di ba? Sigyan natin ng coconut milk. Ay, on! Di ba? Ngayon, nanumbalik siya sa normal na kulay ng curry kasi nag-brown tayo. Tapos naglagay tayo ng gata. Pwede mo mabawi yung kulay niya kapag kinookdown mo pa yung gata. Yung nagmantika na, mawawala na yung puting background. Pero, pwede mong dayain ng konti. Eh, mandaraya naman tayo dito. Lagyan natin ng toyo. Para. Yan. Yung cream dory natin, ang gagawin natin dito is kung ano lang din yung ginawa natin kanina sa tause. Kasi kita naman natin, ang ganda ng texture eh, di ba? The texture is amazing! Kanina, liquid salt yung nilagay natin, which is in the form of sabaw ng tause. Pati isang ilagay natin ngayon. Tapos ganun din, mantika. While we're at it, timplahan na rin natin to. Lagyan natin ang paborito ni Alvin, Luya Juice, diba? Yun. So ngayon, lagay na natin isda natin. Isa-isa. One by one. Yan, okay. So simmer lang natin to for 5 minutes, tapos balikan natin. Ngayon, meron na ako dito naka-chop na kinchay. Lagyan ko lang ng chop na sili para meron lang fresh element ba, di ba? And that's it, pare. Luto na ang ating cream dory curry, pare. Ito kakaibang approach, pero almost the same din naman. Plating na natin to. Kaya. Yung anghang na meron tayo dito, yung sinilagay lang natin sa dulo. May konti siyang kagat. Konti lang eh. Tapos, yung cream dory natin, again, ang ganda ng texture. Kasi nga ginamitan natin ng technique na yon pare. Diba? Ang sarap na ito. Tapos, hindi masyadong strong yung spice natin. Kasi, usually, karamihan ng medyo may edad, lalo mga bata rin, ayaw ng ganun. Hindi sila open sa ganung bagay. So,
Kayo naman, sa bahay niyo, pwede nyo i-adjust yung spice. Pero eto, goods na goods, pre. Paparami ka ng kanin dito. Kamatis, eh, ano, follow up, follow up. Mm. Pero, ayun nga, doon na tayo sa last dish natin, pare. Sarap na ito. Ang last na gagawin natin ay simpleng-simpleng pan-fried cream dory in lemon butter sauced. So dito meron tayo ditong cream dory na salt pepper ko na on both sides, di ba? Ngayon, idadas lang natin ito ng konting harina lang. So meron tayo ditong oil filter. Sige, ganyan lang natin ng konti. Para hindi masyado makapal. Wow, powdered sugar. Parang ganon. Meron tayo nakahanda ditong kawali na medyo malapad na may konting mantika. Si prito natin. Then, yan. Konting sisil lang. Mamaya babalik na rin natin, sana di tayo mahirapan. Yan. Maganda yung ganyan lang, medyo light lang. I mean, hindi naman talaga dory yung ginagamit talaga dito sa recipe na to. Pero dory 10 ways tayo eh, di ba? Kung alam nyo yung tuna o salmon, di sana salmon 10 ways tayo, di ba? Slowly but surely. At habang nire-rest natin, hindi naman yan talaga kailangan ma-rest. Pero para lang mag-drain yung mantika pa, gawa na tayo ng lemon butter sauce, pare. I-drain natin yung mantika. Eh, yung sauce natin, mantika rin pala. Aba. Lemon butter sauce. Para gumawa na. Nasa pangalan na. Meron kang butter, talaga mo ng lemon. Ayun na yung sauce mo, pare. Ganun lang talaga kadali yun. So, nagtutunaw tayo ng butter dito sa pan. Kaya pa ka pa doon, dalawa na ng ingredients, ha? Oo nga eh. Pero sobrang dali lang talaga, promise. Tapos, napakarami application ito. Actually, pwede nga rin ito sa ano lang. Parang pasta salad. Pwede yun, pwede yun. Masarap yun, di ba? Yan. Kahit di pa siya tunaw, pwede nyo nang pigaan ng lemon. Tapos, meron kami ditong stem ng kinchay. Lagay na rin natin yan. Mmm! Safe na safe! Anyway, plating na tayo, pare. The best part. Napakaganda. Uy, tumutulo pa, di ba? Gusto ko lang pong sabihin na safe po ang aking cream dory. Kung hindi po masarap ang aking cream dory, ako po ang unang maapektuhan yan. Sabi ko sa'yo, pare, sobrang sarap. Iba, pre. Okay. Okay. Isda and acid, it goes a very long way together. Alam na naman natin yung kombinasyon na yan. Kaya lahat ng patinitong isda, suka ang sa usawa, no? Kaya toyo man siya, di ba? Kasi usually, ang isda, merong strong na smell. Fishy smell. Yung lansa. Pero sa kaso ng cream dory, hindi. Walang ganun. Pero tatanong niyo siguro, eh gano'n naman pala ni Noray, bakit bagay ka mo yung acid, di ba? Eh gano'n naman pala ni Noray, bakit gano'n yung acid, di ba? Okay. Kaya gano'n kasi... Hindi sumali. Dapat lahat isang pa ulit. Okay. Eh, ba't gano'n ni Noray? Di naman pala gano'n. Bakit kailangan ng acid? Bakit gano'n ni Noray? Kailangan ng acid. Hindi ito katulad ng salmon na kailangan mong lagyan ng konting lemon para yung cutting through the richness of the salmon and the fishiness of the salmon. Hindi. Ang cream dory ay para tong ano, real-world equivalent ng typewriting paper. Functional siya, pero wala siyang lasa. Naiigas yung tinutukoy ko, di ba? Hindi ko sinasabi ka kalasa ng papel to. Functional siya as a vessel para ilagay yung halo-halong ingredients sa bibig mo. Yung ability natin to morph cream dory, nandun dapat eh. Kasi sobrang accessible niyan, sobrang mura. Ang daling gawin, ang daling lutuin. Lalo na ngayon, after mong panoorin tong video to, kasi nakaharap ko para sa 10 technique, pero bukod doon, yung mentality, kung paano mo lulutuin ang cream dory, thinking of it as a blank slate. So maraming salamat mga ilang anak sa panonood, and sana itry nyo to, pag tinry nyo to, patingin ako sa mga social media, itag nyo ako lahat, and ayun, happy super long weekend sa inyong lahat, and ilang araw, ilang... Oh, mag-delay-delay kayo. And sa 5 araw nyong long weekend, sana at least 5 cream dory recipes ang gawin nyo. Kasi hindi nyo pwede sabihin nakakaumay. Kasi ako, 10 na yung kinahin ko ngayong araw. Ang dami pa. Pare, saan yung uulamin namin sa mga susunod na araw? I love you, mga inaanak. Happy Holy Week sa inyo lahat. Mwah. Tulungan nyo.